Good day, everyone. So now we're going to discuss the last or the very last topic in our subject, understanding the self. Less stress, more care. So last time we're done discussing the two topics, learning to be a better learner and do not just dream, make it happen. So now we're going to focus more, of course, about the stress. I'm going to explain the effect of stress to one's health and also to look ways on how you can cope with it. So designing a self-care plan. So first things first about the stress. Let's define what stress is. So according to the American Psychological Association, okay, stress is often described as a feeling of being overwhelmed, worried, or run down. Stress can affect people of all ages, genders, and circumstances, and can lead to both physical and psychological health issues. So, in the second statement, as you can see, it can affect all ages, gender, and circumstances. Siyempre naman, kahit anong edad mo, kahit anong gender mo, kahit anong pinagdadaanan mo, actually, kahit nga hayop, na-stress din. That can lead to both physical and psychological health issue. Well, by definition, stress is any uncomfortable emotional experience accompanied by a predictable biochemical, physiological, and behavioral changes. So, meaning to say, nagsisimula yan sa ating biochemical, ano? So, kapag ka nagkakaroon ng biochemical imbalances na tinatawag, ano? Kaya kung bakit yung iba na stress, na de-depressed, na anxious, it starts with our mind, okay? So, biochemical. And then, mag-appear ito, or sabihin natin magre-reflect ito, physiological, okay, physiological, for example, namamawis ka, for example, kapag natatakot ka or kinakabahan ka, normally, namamawis ka or something like that. And behavioral changes na sinasabi, which mean kapag ka na-stress tayo sa ibang mga bagay, ano, so kumbaga nakaka-apekto ito sa atin, ano, yung ating behavior nag-iiba, okay, nagkakaroon ng changes, okay, so, later on, I'm going to put emphasize about that, ano? Yung about sa physical or psychological into physical. So, paano makaka-apekto yung psychological to physical? Alright? So, well, some stress can be beneficial at times, okay? Producing a boost that provides the drive and energy to help people to get through situation like exam or work deadlines. So, however, an extreme amount of stress can have health consequences and adversely affect the immune, cardiovascular, neuroendocrine, and central nervous system. Okay? Just like what I have said a while ago, stress is any uncomfortable emotional experience accompanied by predictable biochemical, physiological, and behavioral changes. Since stress is inevitable to life, we have to learn how to handle and cope up with it. So more so, we have to be familiar with other approach to a healthy lifestyle, which is the self-care, alright? So, now, let's move on the stress and the human response, okay? So, Hanselye. So, Hanselye is considered to be the father of field of stress research. He is also the founder of the stress theory. So, siya yung talagang nag-popularize ng about sa stress. Meaning to say, talagang
inilaan niya ang kanyang buhay para sa pagre-research, okay, about sa stress. Siya ay si Hans Selye. So, sa pagkakaalam ko, siya ay neuroendocrinologist. Something like that. Or endocrinologist. Kung hindi man neuro, no? So, endocrinologist siya, no? So, yan. Hans Selye defined stress as the body non-specific response to any demand, whether it is caused by or result in pleasant or unpleasant stimuli. Okay? Next, distress. Yan na, no? So, papasok na dyan yung tinatawag natin na distress at saka eustress. Okay? Merong dalawang uri na sinasabi ang stress. So, hindi lang naman pala daw, negative. Masasabi natin ang sinasabi nating stress. Kundi, meron din palang positive na tinatawag na stress. Okay? So, first, distress. Distress is unpleasant or harmful variety of stress which often connotes disease, okay, while eustress which often connotes euphoria. Alright, so to differentiate between the two, so well, eustress is a stress in our daily life that has positive connotation, such as marriage, promotion, baby, winning money, new friends, and graduation. As you can notice, so eustress connotes positive connotation, no? So it is talks about positivity. So meaning, for example, kapag kinasal ang isang tao, so bagaman talagang nakaka-stress kasi napakahaba ng seremonya. So simula umaga hanggang gabi, actually, so kalimitan, 'di ba, ganun ang seremonya kapag kinakasal. Pero may tuturing siyang eustress, in which bagaman na-stress ka, ano, so for example, ikaw yung isa sa groom, ikaw yung groom or bride doon, ano, so ikaw yung talagang pinaka-ma-stress doon, ano, so ikaw yung pinaka-subject ng kasal. So, the idea is that, kumbaga, once in a lifetime lang mangyayari yung ganong pagkakataon, and then bagaman mahirap, or sabihin na nating mahirap in a way na nakaka-stress kasi, ano, so, yung iba nga, ano, sa aking pagkakaalam, merong ibang kwento na nilagnat pa daw siya or mismong sa araw ng kasal nilagnat. Kasi nga, siguro, oo, nagpagod talaga before bago mangyari yung kasal. So, something like that. But, makukonsider pa rin siyang eustress. Okay, in which talagang, bagaman na nakaka-stress maghapon, so pagod na pagod ka na, okay, yung iba nga may sakit pa, pero umattend pa rin sa kasal. So, kasi nga, once in a lifetime na rin siya, no? So, ganon, ano? So, eustress siya. And also, ang example din ng mga eustress, yung mga promotion, for example, sa mga trabahador, for example, doon sa mga nagtatrabaho, no? So, yan. So, hinihintay nila after few years, ano? Or actually, yung iba pa nga, several years, naghihintay sila para ma-promote, ano? Bago tumaas ang kanilang ranggo or tumaas ang kanilang rank sa trabaho. So, syempre, in the long run, ano, so, in the process, so, pinaghahandaan nila ito para sila ay ma-promote. Pero, nag-expect sila na, mapopromote na ako ngayong year. Pero, nangyari, hindi. Pero, sumunod na year, nag-expect siya na, mapopromote na ako. So, kung nangyari nga, na-promote siya next year, so, yan, mararamdaman niya yung eustress na sinasabi. Na bagaman, along the way, in the process, mahirap or nakaka-stress yung mga pinagtataanan. Or sabihin na natin na doon sa mga pagpasa ng mga requirement, nakaka-stress, ano? Pero, worth it naman kasi meron kang makukuha talaga, ano? So, masasatisfy ka. So, kaya kung bakit, eustress siya. So, nakalagay dito, which often connotes euphoria. So, when we say euphoria, very energetic ka, if I'm not mistaken, ano? So, mataas yung energy mo, so very excited ka, okay, bagaman stress ka. So, ganon. And also, example din ng eustress, ano, personal example sa inyo, mga student, kalimitan, sa mga student, ano, diba kapag ka may exam,
So, for example, ikaw, nag-review ka kinagabihan. Ngayon, exam nyo na ang kinabukasan. Okay, sabi mo sa sarili mo, oh, nag-review ako from cover to cover. So, lahat ng mga coverage na sinabi sa amin, ano, ng aming teacher. So, napag-aralan ko na cover to cover. Napanood ko na rin ang kanyang video lesson, lectures, lahat-lahat na. Naaral ko na talaga yan. Sigurado na ako. So, now, so at that point of time, so masasabi natin you stress siya in which nagiging excited ka sa kinabukasan na at the moment na mag-exam ka kinabukasan, sasabihin mo sa sarili mo, ah, confident ako na makakataas ako dito sa exam na ito. So, kumbaga, worth it yung aking stress na aking, kumbaga, nangyari sa akin kagabi, okay? Sa kahapon, dahil ako'y nag-review. So, yun, you stress siya. Alright? So, ganun. Ang example din ang you stress. So, for example din sa graduation, di ba? Kumbaga, ang haba rin ng seremonya, the same as the marriage, ano? So, kumbaga, ang haba-haba ng seremonya ng graduation. Pero, dahil, yun nga, magtatapos ka na. So, imagine mo na lang, for example, ano? So, magtatapos ka na, graduation na. So, naroon ka na sa entablado or yan, ano? Naroon ka na sa stage. Okay. So, tinawag ng iyong pangalan. So, talagang very excited kayo na yun, ano? So, worth it lahat ng mga atao na nagdaan na ikaw ay nag-aaral. So, yan. You stress siya. So, dito naman sa distress, ano? On the other hand, distress, stress in daily life that has negative connotations such as divorce, punishment, injury, negative feeling, financial problems, and work difficulties. So, kumbaga, a negative connotation, ano? Kapag ka sinabi natin, distress. Yung mga typical na stress na masasabi natin na negative, na may tuturing. For example, na-accidente ka, okay. For example, nagkaroon kayo ng financial problems, okay. Nahihirapan ka sa trabaho mo, or sa mga students, o kalimitan, okay, ay nahirapan sa subject. For example, naka-encounter ka, first year ka pa lang, ano, differential calculus. So, pangalan pa lang, DIP. So, kung i-acronym mo or paiklim mo pa lang ang name ng differential calculus, DIP, parang difficult, ano? Parang ganun, ano? So, ayan, differential calculus. So, kumbaga, habang inaaral mo ito, na-stress ka. So, masasabi lang natin na distress ito kung nagkakaroon ito ng negative impact sa iyo. Meaning to say, halimbawa, kapag ka nag-aaral ka, ngayon, hindi mo ma-absorb yung iyong pinag-aaralan. So, ano mga paulit-ulit na pinag-aaralan mo, pabalik-balikan na, ano, pero wala pa rin pumasok. So, ano ba nangyayari sa akin? So, yun, ano? So, may tuturing natin yung distress sa mga student na nagre-review or nag-aaral, okay, para sa exam, for example, ano? So, yan, ano, pagkakaibin ng distress at saka eustress. So, I hope na-clear na yun sa inyo, ano? So, well, next. Eustress causes much less damage than distress. Of course, this demonstrates conclusively that it is how an individual accepts stress that determines ultimately whether the person can adapt successfully to change. So, well, both stress, both distress and eustress have an impact, okay, in our physical body, ano? But, sinasabi na eustress causes much less damage than distress. Siyempre, kung ano yung positive, mas sabihin na natin kung konti yung epekto nito, bagaman stress ang pinag-uusapan natin, kung konti yung epekto nito sa atin, sa ating physical body, ano, much less damage than dun sa negative, which is the distress na sinasabi, ano? So, ayan. Well, yun nga, ano, so, this demonstrates conclusively that it is how an individual accepts stress that determines ultimately whether the person can adapt successfully to change. Okay, so, well, may tinatawag tayo na 90, 10,
90% rule. So kapag ka sinabi nating 90-10% rule, 90% is how you react and 10% is the situation. Okay? Yun ang sinasabi sa 90-10% rule. And I related at talagang connected sa stress. Which means, parang dating philosophy of life na sinasabi ko, na kapag ka hindi mo makontrol lang isang bagay, so nasa sa iyo kung paano ka magre-react. The same thing dun sa sinasabi nating 90-10 rule. So 10% yung situation, given na siya, okay, pero yung 90% nasa sa iyo kung paano mo babaguhin yung reaction mo sa sitwasyon na yon. Okay? Yun ang sinasabi nating 90-10 rule. So, for example, nasa traffic. Ngayon, hindi mo namang kayang kontrolin, okay, ang traffic, ano? So, for example, nasa kalagitnaan ka, halimbawa, may kotse ka. Wow, ang yaman, ano? May kotse. So, ngayon, nagdadrive ka. So, pero hindi mo inaasahan na talagang congested yung traffic, na talagang kumbaga usad pagong kung tawagin, ano? So now, siyempre nakaka-stress yun, ano? So, well, which is natural, ano, na may stress ka doon, alam nga namang hindi. Lalo pat may pupuntahan kang mahalaga at nang mamadali ka. So, instead na kung anong gawin mo, ano? So, siyempre na-stress ka kasi traffic. So, wala kang magagawa kundi maghintay na lang, ano? So, alam nga naman pagbubuhatin mo mga kotse doon, ano kasi Superman. Okay? So, it is impossible. So, dyan papasok yung 90-10 rule na sinasabi, ano? Na 10% yung given situation, 90% is how you react on this certain situation. Or, pwede rin naman na makita mo pa lang yung traffic, ano? So, alam mo ng traffic, okay, sa iyong unahan. So, ang gagawin mo, babaling ka ng daan, so mag-iiba ka ng way. So, parang gano'n ang ating nais sabihin, ano? So, kumbaga, nagawa ka ng paraan para malesen yung stress mo. Alright? So, well, yun nga, may epekto yung psychological, okay? There is the link between psychological health, okay, to physical health. Yung epekto ng psychologically, ano, to physical health. So, ganito yan, ano. So, kung makikita natin, for example, yung mga beggar or mga pulubi sa lansangan, so, kalimitan sa kanila, naluluko na or may saltik talaga, ano. So, kumbaga, may sisop rin niya in psychological terms in which talagang naluluko, in which, for example, nakakakita ka ng something na hindi nakikita ng iba. Nakakaparinig ka na hindi naririnig ng iba. Okay? So, nagkakaroon ka ng hallucination. Okay, mga ganun. Alright. So, kung makikita natin sa kanila, so, psychological to physical. So, magre-reflect yung iyong kung gaano ka ka-healthy psychological sa iyong physical body. Kaya kung bakit kung makikita natin ano sa mga pulubi, okay, so kumbaga wala na silang hygiene, gaano, ano, so gutay-gutay na ang damit, so baho-baho na, so hindi na naliligo for months or even years, alright, so mga ganon. Kahit sa ibang mga bagay, ano, kung makikita natin, pero yan, nakaka-apekto yung psychological health natin sa ating physical health na sinasabi. Alright. So, yun na nga, sinasabi ko, merong research na nag-susupport na kapag ka daw ang tao may schizophrenia ay very at risk siya, ano, na sabihin na natin, for example, makikita natin yung mga self-harm in which nasaktan nila ang kanilang sarili. So, kasi nga, hindi sila psychologically well, ano. So, di ba, kapag ka hindi ka mentally, psychologically, okay, well or healthy, so ang mangyayari, makaka-apekto ito sa iyong physical body. Kaya kung bakit ang mga depressed na tao, okay, yung talagang depression na hindi yung basta lungkot lang. Kasi yung iba, common misconception between this depression and sadness, it is really different from each other.
So, pero mahaba-haba siyang discussion about sa depression na, kumbaga, kailangan pang sundan yung DSM, ano? Diagnostic Mental Manual na sinasabi. Statistical Manual. Diagnostic Statistical Manual, ano? So, para matreat or sabihin na natin ma-diagnose ang isang mental disorder. So, meron doon mga criteria na sinusundan. So, for example, yung depression, no? So, dapat ilang weeks kang sobrang lungkot na lungkot. Yung mga ganun, no? So, ayan, may mga nakalagay doon sa criteria ng depression. Kaya, sinasabi ko, paglilinaw lang, ha? So, ang depression, hindi siya basta lungkot lamang na, for example, sabihin na natin, lungkot na lungkot ka ngayon o lungkot na lungkot ka in a few days, depression na yung may tuturing. No, hindi siya depression, ano? So, common na lungkot lang siya. Okay? So, ang depression talagang malalim yan na kalungkutan. So, aabot siya ng ilang years. Okay? Yan. So, anyway, pero we have no time to discuss depression, ano? Sige, anyway, so going back, kung mapapansin natin, yung iba na nagsasuffer from depression, nakakagawa sila ng self-harm in which naglalaslas or yung iba to the some extent, ano, greater extent talaga, na nagsusuicide na sila. Kasi, inisip nila, wala nang pag-asa ang kanilang buhay eh. So, wala nang, kumbaga, hopeless na talaga eh. So, ano pa bang gagawin nila? So, yun ang isip nila ha, okay? Ng mga taong depressed. So, yun na lang ang parang nakikita nilang solusyon, which is mali naman talaga. So, hindi solusyon ang pagpapakamatay. Okay? Kapag ka sobrang problemadong isang tao. So, pero, sige. Anyway, pero huwag na natin masyadong bigyan ng emphasis yung mga ganyan. So, siguro, sa ibang topic, pwede natin siyang bigyan ng emphasis. Okay? So, about sa mga depression, yan. So, the idea is that kapag ka hindi ka psychologically healthy, so makaka-apekto yan sa iyong physical body. Alright? So, ganon. Kaya talagang napaka makapangyarihan ng ating utak na rin, ang ating pag-iisip, okay? Mentally, emotionally, kailangan nating alagaan ang ating sarili, ano? Spiritually na rin, ano? So, kasama na rin siya. Well, may tinatawag tayong placebo effect. So, dito sa placebo effect, sa aking pagkakatanda, kumbaga, it is the power of our beliefs. It is the power of our thoughts. In which, because of your thoughts, because of your beliefs, na nakakapangyari ang isang bagay na hindi mo inaasahan. So, for example, ganare, merong scientific study talaga ito, ano, na nagsusupport regarding to the placebo effect, in which, may sakit yung isang tao. So, ngayon, itong taong ito may sakit. So, ang binigay sa kanyang gamot ay tinatawag nating placebo. Okay? So, kumbaga, itong drugs na ito, actually, ito ay drugs na sabihin na natin na talagang hindi gamot. Okay? Hindi gamot. In which, ang nakalagay dito ay sugar lamang. Sugar, as in literally, sugar. Pinapakita dito na kahit hindi mismong gamot ang binigay sa kanya, ay merong talagang scientific base na talaga naging successful na gumaling siya. So which mean talagang napakapangyarihan ng ating thoughts, ng ating beliefs. Pero syempre naman without knowing ano, na hindi alam yun ng patient na ganun pala nakalagay na laman ano, sa drugs na yun. Okay, drugs which mean na medicine ano. So baka ma-misinterpret nyo drugs. So medicine na binigay sa kanya. So, ang nakalagay naman pala ay sugar. Okay? So, ganun. So, gumaling siya. So, maraming cases na ganun, ano? So, placebo effect. Pero, yun ay sa mga light lang yata na sakit sa aking pagkakaalam, ano? So, parang ganun ang idea. Kaya, kung bakit makikita natin yung kapangyarihan ng ating paniniwala, kapangyarihan ng ating thoughts, sabi nga, it can move mountain, ano? So, mga ganun, no? Pero it talks about faith. Okay, pero related na rin siya sa thoughts, ano? So, mga ganun. So, anyway, next na tayo. Natapos na tayo sa distress and new stress under ng stress and human response. Alright, so, Selye hypothesized a general adaptation or stress syndrome.
So this general syndrome affects the whole body. So stress always manifests itself by a syndrome, a sum of changes. Okay, so tingnan natin yung sinasabi ni Hans Selye na general adaptation stress syndrome. Ano na sinasabi dito? So, stress always manifests itself by a syndrome, a sum of changes, and not simply one change. Alright, so the general stress syndrome has three components. Una, the alarm stage. Nakalagay dito, represent a mobilization of the body defensive forces. The body is preparing for the fight or flight syndrome. This involves a number of hormones and chemicals excreted at high levels, as well as an increase in heart rate, blood pressure, perspiration, respiration rate, etc. So, sa pagsisimula, no, so dito sa component na sinasabi ng general stress syndrome, sang-ayon kay Hans Selye, so, alarm stage. So, kumbaga, nagkakaroon ka ng reaction in your body. So, for example nga, kapag ka natatakot ka, so, syempre, physically, namamawis ka. So, kumbaga, that is the result, that's how your body reacts, ano? So, kung ano yung nakikita mo, so, nag-re-register yan sa iyong utak, at yung utak mo nagsesend ng signal around your body. So, later on, sasabihin natin, or sasabihin ko yung specific na part of our brain na nagko-control sa ating body para magawa yun, ano? Para makontrol ang ating body para mamawis, eh, mga ganon, ano? So, the body is preparing for the fight or flight syndrome. Alright, so next, the stage of resistance. The body becomes adapted to the challenge and even begin to resist it. The length of this stage of resistance is dependent upon the body's innate and stored adaptation energy reserves and upon the intensity of the stressor. So, just as any machine wears out even if it has been properly maintained. The same thing happens with living organism. Sooner or later, they become the victim of this constant wear and tear process. Okay, kahit nasabi na natin na inaalaga natin ang ating body, naroon pa rin yung pagkakataon na nagkakaroon ng wear and tear process. Lalo na kapag tumatanda ang isang tao. So, kumbaga, kahit na anong alaga mo rin sa iyong katawan, kapag tumanda ka, ano, so makikita mo na nagkakaroon ka na ng sakit, so sakit matanda, ano, masasabi natin. So, the acquired adaptation is lost if the individual is subject to still greater exposure to the stressor. So, meaning to say, from the word itself, resistance, may mga pagkakataon sa ating buhay na parang ang dating kapag nalalamon tayo ng negativity. In which, kaya kung bakit nagiging idle tayo, kaya kung bakit hindi tayo nakakagalaw ng ayos or nakakagalaw ng sang-ayon sa nararapat. So, base sa ating nararapat na responsibilidad. So, what I'm trying to say is that may tinatawag tayo na self-defeating thoughts. In which, parang nung una, ano, nagsisimula pa lang yung stress mo, ano, in your life. For example, so, initial pa lang, pero ang dating, dahil hinayaan mo ng hinayaan, so may mga pagkakataon kasi sa ating buhay na pwede nating hayaan ang isang bagay, at meron din naman pagkakataon sa ating buhay na pwede naman nating itong kaharapin. So kailangan balance, hindi laging hayaan at hindi naman din lagi nating kaharapin. But the thing is, ang sinasabi ko dito sa self-defeating thoughts na sinasabi ko, well, parang ang dating nagkaroon tayo ng stress. Okay, stress na stress tayo. Pero, ang dating, hinahayaan natin na parang ganun na lang ng ganun.
So, kaya anong nangyari sa kahuli-hulihan, parang nalaman tayo ng kaisipan na ganito na tayo, na hindi na tayo nagalaw, na parang hindi na tayo active, wala na tayong power, wala na tayong energy para magawa ang mga bagay na dapat natin gawin. So, kaya sinasabi ko dito sa the stage of resistance, yung tinatawag natin na self-defeating thoughts, so, kumbaga magkaroon tayo ng, sabihin na natin, willpower to overcome difficulties. But, sa pagsisimula pa lang sa pag-usbong ng mga problema natin, so, kailangan tingnan natin ito at huwag natin hayaan ito na kumbaga managana, okay, mag-control sa ating buhay. Kasi kung mahayaan mo ito, ano, so, parang dating, lalamunin ka ng thoughts na ito at kapag ka nalamon ka ng thoughts na ito, the same as kapag ka addicted ka sa isang bagay, so hindi mo na kayang kontrolin ito. Hindi, mahirap na para sa iyo para makontrol lang iyong behavior. So yun ang ating tinitingnan dito, okay? So, kung makikita natin, merong example, for example, isang babae. Ngayon, true story ito, no? So mag-asawa. Ngayon, mahal na mahal niya ang kanyang asawa, ang kanyang husband, okay? They love each other, kumbaga, no? Sinasabi. So, well, the story goes like this, ano? So, anong nangyari? Doon sa kanyang husband, so namatay. Through accident, ano? So, I'm not mistaken. And then, nung namatay, yung kanyang asawa na kanyang minamahal, lagi niyang iniisip kahit buhay pa siya, okay, mga ganon, talagang intimate yung kanilang relationship with each other. So, parang nangyari doon sa babae na luka. Okay, which is true naman talaga, no? So, kumbaga, dahil nagkaroon ka ng sabihin na natin na iniisip mo na minsan, we need to let go. Kasi, masasaktan ka lang kung pagpipilitan mo ang sarili mo sa mga bagay na kailangan mong i-let go, okay, sa mga bagay na kailangan mo mag-move on, na sa halip na talagang pagpilitan mo ang sarili mo, na alam mo naman na sang-ayon sa katotohanan, sang-ayon sa nararapat, ay kailangan mo na mag-let go. Pero, sa kanya, hindi niya nang let go. Kaya kung bakit, yan, naluka na siya, no? So, mga ganon. Kasi nga, iniisip-isip niya, hindi siya makamove on. Ganon ang mga tao kapag hindi siya nakakamove on sa isang bagay, so talaga nagkakaroon to ng a psychological impact talaga, great impact sa kanyang sarili. Okay? So, for example, nagiging bitter siya, no? Sa isang bagay. Meron ako actually na encounter personally, ano? Na kakilala ganito. Ngayon, siya ay na-reject, ano? Siya. When it's come to pag-ibig, ano? So, na-reject siya sa pag-ibig. Okay? So, siyempre, mga tao, ano? So, we seek for intimate relationship. So, mga ganon. So, siya, sa pagsisimula, so, medyo binata, pero matandaan na rin siya kahit paano. So, yun, may nakakakilala ko ito, ano? So, ganito, nangyari sa kanya, so, na-reject siya. So, ngayon, nung na-reject siya, okay, so, in later years, okay, ang nangyari sa kanya, naging bitter siya. Na bawat makakita siya ng mga lovers, o bawat makakita siya na may, may mga couple, ano, sa mga daan, so, talagang, bitter siya, talagang kung ano nung mga sinasabi niya, no? So, parang gano'n, kinokonekta lang natin, ano? Kapag salit na mag-move on ka na, kasi nga, hindi nangyari, eh. Ano, pag ang pagpipilitan mo, okay, sabi sa kanya, hindi ka kasi gumawa ng move, okay, mga gano'n sa kanya. So, lalo na siyang parang na-heighten yung kanyang emotion. So, that is the thing, ano, na nakaka-affect yung ating thoughts kung paano natin lalabanan yung mga problems natin na in later part of our life. So, kailangan i-resolve muna natin ito para in later part of our life, hindi ito maka-apekto sa atin. Ano? So, ganun ang sinasabi ko. So, next na tayo. Ano? So, the exhaustion stage. So, nakalagay dito, ano? The body dies because it has used up its resources of adaptation energy. Thankfully, few people ever experiences this last stage. So, why? So, kung makikita natin ano, sa mga taong depressed nga sinasabi ko, o kahit sa mga taong ibang mga mental disorder, in which nagkakaroon ng self-harm na sinasaktan nila ang kanilang sarili, ano? to some extent na yan, nagiging suicide na. So, dyan papasok yung exhaustion stage kasi hindi na
na lang kayang kaharapin ang problema. Kapag ka problemado ang tao, makikita natin, ano? So, if I'm not mistaken, sa Japan, ang pinakamataas yata na suicide rate, if I'm not mistaken. But, statistically speaking, ano, ang suicide rate sa buong mundo, mas mataas sa teenager. Okay? Hindi ko alam. Pero, in my own opinion, base na rin siguro sa research ito, ano, back up with the research, ano, scientific base. So, parang dating kasi ang mga teenager, parang nagiging reactive na lang, ano. Ibig ko sabihin, talagang emotionally reactive sila. Madali silang maapektuhan, ano. So, madali silang ma-down. Parang, kumbaga, balat sibuyas. So, kunting aray lang, sakit na kagad. So, palibasa, hindi gaanong talagang na-disiplina ng bata. Kaya, ganun na lang siya, no? So, well, at saka, basta, ano, kung makikita natin ang generation ngayon, kaiba sa generation dati. Ngayon ay parang kunting ano lang, aray na kagad. Kaya, kung makikita natin, ano, kahit na lang sa educational system, ano, may nabasa ako sa aking pagkakaalala, sa aking pagkakatanda. Ang sabi doon, ng comment, sabi rin ng mga, hindi, comment ito, top comment. So, parang ang idea, may nabasa ako na ang dating ay, nung dati, nagsusumbong sa teacher, ano? So, parang ganun, ano? So, ngayon naman, parang ang idea, nagsusumbong na sa, kumbaga, nagsusumbong na sa matataas na official. For example, kung makikita natin, tulpo agad, okay? Mga ganon. So, kahit nasabihin na natin na kailangan naman kayang i-resolve ito sa mismong, sabihin na natin, for example, sa mga principal, yung mga ganon. At tulad ng mga dati kong example na sinabi. So, kung makikita natin, ano, so, kunting aray lang, sumbong agad. So, halimbawa, napagsabihin lang ng teacher, ano, so, maraming nga kasong ganyan, ano, napagsabihin lang ng teacher, sumbong agad sa magulang. So, ang arte-arte naman. No? So, kumbaga, yung pagsasabi naman yon ay para din sa kanya. At kumbaga, light lang naman yung pagsasabi na yon. Hindi naman talagang sobrang harsh. Yung iba nga, sobrang harsh magsalita. No? So, pero ang tinitingnan natin, yung iba kahit light lang magsabi, for example, ako personally, no? So, ako naman ay light lang magsabi. Pag ako nag, kumbaga, may pinagsasabihan ano, sa mga student. So, kalimitan ka. Pero minsan, medyo napapaano rin. Pero, ang sinasabi ko naman ay in line sa katotohanan. Pero, hindi ko alam ang reaction ng mga student. Ano? Reaction nyo, kalimitan. Ano? So, ganun. So, but the idea is that sa generation ngayon, kumpara dati sa generation, ibang-iba talaga. Ano? So, kaya, kumbaga sinasabi ko ito for realization. Para ma-realize nyo, ano? So, kalimitan sa ating tagapakinig, kayo mga student, ano, mga kabataan, para ma-realize nyo mga kabataan ng ating generation ngayon na kaiba kumpara noon. Okay? Dapat talagang medyo mature-mature na tayo, ano? So, ganun ha. Okay, mga kabataan. So, sige, the exhaustion stage. So, kung babalikan natin dito sa exhaustion stage, yung mga taong hopeless na nga, yung mga sick people, yung mga talagang critical na condition. Actually, meron akong alam na istorya din, ano? So, istorya na naman. So, kumbaga siya, babae, ano? So, ang dating sa kanya, meron siyang iba't ibang sakit. May asthma, meron pang heart disease na iba pa, or lang cancer, mga gano'n, something like that. At saka, meron pang ibang disease. Pero, parang ang dating, masigla pa naman siya, nakakatayo, nakakalakad, so parang gano'n. Pero, ang sabi niya sa kanya sarili, wala nang kwenta yung aking buhay. So, mas maganda yung lethal injection, mga gano'n. So, kumbaga, parang pinili na lang niya na mawala. Kasi nga, wala na siyang energy. The body does because it has used up its resources of adaptation energy. So, parang dun sa mga taong malala talaga or critical ang condition, ano? So, parang sinasabi, ayoko na mabuhay kasi hindi ko na kaya itong pagpatuloy ang aking buhay na ito. So, for example, yung mga may cancer, stage 4 or stage 5 pala, no? Kung may stage 5 cancer, baga. So, parang ganon, na critical na sasabihin niya sa, hayaan nyo na lang tanggalin ang aking, yung oxygen, ano, para magpagpatuloy ang buhay, yung mga swero, yung mga ganon. So, sabi ng patient. So, kasi nga, exhaustion stage yan, in which, yun na nga, ano, so wala na siyang choice kasi ubus na yung kanyang energy.
ubos na yung kanyang, sabihin na natin, willpower para lumaban sa buhay. Alright? So, ganun. So, next. May tinatawag tayong stress diseases. Nakalagay dyan. Stress diseases are maladies caused principally by errors in the body's general adaptation process. They will not occur when all the body's regulatory processes are properly checked and balanced. So, hindi ka makakaramdam ng stress diseases na sinasabi na nakaka-apekto yung stress mo at para magko-convert, kumbaga, no, convert sa physical sickness ano, or physical illness na sinasabi natin. Kung properly checked and balanced naman ang iyong body, ano, sa mga ganon. Yan, stress diseases. Ito, personally, may na-encounter din akong ganito, no? Siya, dahil ng stress, so ganito nangyari. May kakilala akong na ganito personally. Sa thesis, okay, sige, thesis na, no? So siya, ganito. Ngayon, ang kanyang group member sa thesis, anong nangyari? Diba siya ang group leaders? So, yung group leaders na ito, na-stress sa kanyang group members. Hindi, na-stress na rin overall dun sa thesis. Kasi parang inisip niya, ah, hindi naman gaanong nagpa-participate itong group members ko na ito. Lagi na lamang ako. So, naghinanakit itong group leaders. So, anong nangyari? Talaga naghinanakit. May pag-iyak pa ano, nang nangyari, ano? Dun sa group leaders na ito. Habang parang drama, ano? Yung eksena ng ito. So, nakita ko din ito personally. So, anong nangyari? Ganare. Kinabukasan itong group leaders na ito, group leader na ito, ay umabsent ano, sa klase kasi may sakit. So, kumbaga, kung makikita natin dahil lang stress na nangyari, so, kapag ka-stress na stress ka, pwede siyang mag-contribute to physical illness talaga. O, tunay yun. Kahit sa ibang mga bagay, kahit sa ibang mga sitwasyon, kung makikita natin. Kaya talagang dapat alagaan natin yung ating psychological well-being, ano? So, psychological health, mental health, yan, mga ganon. So, emotional health. So, kailangan natin ng moral support sa ibang tao. Okay, so dito sa stress diseases, it will not develop when adaptation is facilitated by improved perception and interpretation. Meaning to say, parang nakabase kasi sa ating interpretation ng isang bagay, ano? So, minsan masyado natin nalalala. Masyado natin mas tinitingnan ng malala kaysa, kumbaga, ina-exaggerate natin na hindi naman talaga ganon. Kaya kung bakit, mas na-stress tayo. Okay? So, yan ang sinasabi dito sa stress diseases. Okay? So, kaya talagang very powerful yung ating pag-iisip. Alright. So, well, unfortunately, if stress is induced chronically, our defense response lower its resistance since fewer antibodies are produced and an inflammatory response dwindle. So just like our immune system. Diba kung marirelate natin or may illustrate natin sa immune system, yung immune system natin ay siya yung nagbabantay sa ating body ano, para hindi tayo magkasakit. So siya yung nagsasala, no? So, ng mga sabihin na natin na mga bacteria or something like that, mga viruses sa ating body na para hindi tayo magkasakit. So, kumbaga, kapag itong immune system natin ay mahina, so prone tayo sa sakit. The same thing kapag tayo sa ating sarili, mentally, if we are mentally weak, ano, so mababa yung ating willpower na sinasabi or lumaban sa mga pagsubok ng ating buhay, parang idea, madali tayong pasukan ng mga negativity, madali tayong, kumbaga, umaray, madali tayong mag-react. Kumbaga, nagiging emotionally reactive tayo, no? So, yan ang sinasabi natin. Kaya kung bakit talagang yan, binibigyan ko ng emphasis yung ating psychological health, no? So, ganun. So, next, chronic stress is unpleasant, even when it is transient. A stressful incident can make the heart pound and breathing quicken. So, ito naman parang ang dating scientifically based ito na parang nakaka-apekto sa ating physical body, heart rate, pagbilis ng tibok ng ating puso, paghihingal, okay, pag-dilate ng ating mga mata, okay, mga ganun, such other things, ano? So, chronic stress,
okay, is unpleasant, ito mas matindi kumpara sa stress diseases. Kaya from the word itself, chronic, tinitingnan mo yung pangmatagalan, ano? So, continuing a long time, okay? Yan ang sinasabi natin, chronic stress, alright? So, a stressful incident can make the heart pound and breathing weaken. Okay, so, well, a stressful situation, whether something environmental such as a looming work deadline or psychological such as persistent worry about losing job or in your case, failing the subject or failing the exam, ano? So, the idea is that it can trigger a cascade of stress hormones that produce well-orchestrated physiological changes. Alright? So, in this second statement, more preliminary research suggests that chronic stress may also contribute to obesity both through direct mechanism causing people to eat more indirectly, decreasing sleep and exercise. So, kapag ka-stress ang tao, so, kung nakikita nyo yung iba, no, mga matatabang tao, obesity, pero hindi naman lahat na kaya kung bakit tumaba siya dahil stress siya. Pero ang idea, nagkakaroon ng tinatawag natin binge eating, in which na dahil stress ka, parang pinoproject mo yung parang stress na nararamdaman mo, stressful feelings na nararamdaman mo, into something. Kaya parang, yun nga, kumakain ka ng kumakain, ano? So parang dun mo ibinubuhos yung stress mo na sinasabi natin dito, ano? So, yan. Stress eating, binge eating, if I'm not mistaken ang tawag dun, ano? Yan. So, yan. Both direct, causing people to eat more, and indirectly, decreasing sleep and exercise. So, ganare, ha? Ang nakalagay dito sa indirectly, decreasing sleep and exercise. Ang ibig sabihin nito, yung mga taong talagang nakakaranas yung parang adrenaline rush. Pero later on, we're going to focus more about that. Parang idea, ang daming thoughts, ano, na nagkakaroon sa kanila, no? So, nakakadistract sa kanila, no? So, in which paulit-ulit na thoughts na parang hindi ka na makatulog ng ayos. So, parang gano'n, decreasing sleep and exercise. So, nahayaan mo na yung mga healthy lifestyle na kailangan mong gawin para maging healthy ka physiologically or physically and psychologically. So, yun ang sinasabi natin dito, no? So, ayan. Okay, so, well, unfortunately, the body can also overreact to stressors that are not life-threatening. Okay? So, masyado tayong nagre-react sa isang bagay na sa tunay na buhay, hindi naman dapat nating bigyan ng talagang pansin, ano? Over time, repeated activation of the stress response takes a toll on the body. Okay? So, research suggests that chronic stress contributes to high blood pressure, promotes the formation of artery clogging deposit, and causes brain changes that may contribute to anxiety, depression, and addiction. Okay? So, kung makikita natin, ano, dahil nga stress na stress tayo, or base rin sa ating thoughts, base rin sa ating pag-iisip, kung paano natin ma-interpret ang isang bagay. So, parang ang dating kasi, hindi naman dapat natin masyadong bigyan paglagakan ng panahon, yung parang sabihin na natin na, kumbaga nangyari na something stressful event, so, sa halip na pag-api tayo sa kaisipang ganon, so, mahirap na, ano? So, kumbaga, sabi ko nga, ano, overthinking paralyzes your mind and weakens your determination to do something. It leads to negative thoughts and makes everything worse than it actually is. Overthinking about doing something often become its undoing. Overthinking about doing something often makes undoing. Okay, so mga ganun ang sinasabi, ano, na yun nga sinulat ko yon, ano, about sa overthinking na sinasabi. So, kaya talagang, kumbaga, sa pagkakaroon mo
Or sabihin na natin na dahil overthinker ka, paulit-ulit na lang, so overthinking about doing something often become its undoing. Dahil isip ka ng isip sa mga problema mo, for example, na nagapi ka na ng kaisipang ito, so it will lead you to being idle. So hindi ka na gumagawa, hindi ka na parang gumagawa ng action or hakbang kasi nga nagapi ka na sa ganitong kaisipan. Overthinker ka kasi eh. So ganun. Kaya sige, later on, sabigyan natin ng emphasis ito, no, about sa overthinking na rin. So na sinasabi dito. Alright. So, yeah, nakalagay dito, the stress response begin in the brain. May tinatawag tayo na amygdala. Okay, ano nga ba yung amygdala na sinasabi dito, no? So, the amygdala, so kung makikita natin dito, amygdala, an area of the brain that contributes to emotional processing. Emotional processing, it interprets the images and sound. When it perceives danger, it instantly sends a distress signal to the hypothalamus. So ngayon, mapapaisip tayo. So di ba ang brain region na sinasabi which responsible to our emotion is hypothalamus. So, nakalagay dito, the hypothalamus is a bit like command center. This area of the brain communicates with the rest of the body through the autonomic nervous system which controls such involuntary body function as breathing, blood pressure, heartbeat, and the dilation or constriction of key blood vessels and small error in the lungs called bronchioles. So, kung bibilisan natin, ano ang pagkakaiba ng amygdala sa hypothalamus? Ito kasi tinatawag natin na amygdala, ito yung nag-i-interpret, ito yung nagpa-process, ito yung nagre-register ng ating emotion. Which mean, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naririnig natin, kung ano yung na-feel natin, using our senses, dyan papasok yung amygdala, an area of the brain that contributes to emotional processing. Okay? It interprets the images and sound. Okay? So, kapag ka naka-perceive siya ng something danger, kapag ka nakakita ka ng something danger, ano? Or may aksidente ka, for example, it instantly send a distress signal to the hypothalamus. Now, ito namang hypothalamus na sinasabi natin, ito yung taga-control ng ating body as a whole. Nakalagay nga dito, the hypothalamus is a bit like a command center. This area of the brain communicates with the rest of the body through the autonomic nervous system. Okay, which control such involuntary body function as breathing, blood pressure, yun na nga, no? Mga sinabi ko kanina. So, and also, ito kasing hypothalamus na sinasabi natin na ito, no? Yun nga, emotionally reactivity. Okay, changes in emotional reactivity. So, automatic response such as when we feel thirst, hunger, okay, yan yung hypothalamus responsible. Kumbaga, kapag may kailangan ng ating body, itong hypothalamus ang nagsesend ng signal sa ating different part of our body. Ito lang, amygdalang ito, taga-register, taga-interpret na kung ano yung nakikita natin physically sa ating environment. So, nagre-receive sa ating, kumbaga, nagkakaroon ng signal na yan, ano? Signal processing, yung stimuli na sinasabi, ano? So, yan. Okay? So, I hope na malinaw na sa inyo ang pagkakaiba, ano? Between amygdala and the hypothalamus na sinasabi natin dito, ano? So, well, next, autonomic nervous system. So, may sinasabi dito na ang autonomic nervous system has two components. Okay, we have the sympathetic nervous system. So, basahin na lang natin, ano? And parasympathetic nervous system. So, nakalagay dito, sympathetic nervous system function like a gas pedal in a car. It triggers the fight or flight response, providing the body with a burst of energy so that it can respond to perceived dangers. So, kumbaga, ang sinasabi dito sa sympathetic nervous system, siya yung components ng ating autonomic nervous system. Diba kapag sinabing autonomic, from the word automatic.
So, automatic response ng ating body. So, well, itong sympathetic kapag tayo, halimbawa, yung ating tayo kinakabahan or something like that, ano? So, kapag naka-encounter tayo ng some danger, okay? So, dyan lalabas yung sympathetic nervous system, ano? So, nagiging active, ano? So, parasympathetic nervous system acts like a brake. It promotes the rest and digest response that calm the body down after the danger has passed. So, dito naman sa tinatawag natin na parasympathetic nervous system. So, kapag natapos na yung danger, ano? Okay? So, yan. Kumbaga, nagkakaroon na ng calmness, ano? So, rest, kumbaga. So, when our body is relaxed, resting, and feeding. So, ang ating kasing puso, accelerate, ano? Accelerate heart rate sa sympathetic nervous system. Kagaya nga nasabi ko, ano? For example, hinahabol ka ng aso. Ngayon, syempre, alang ang sabihin mo, sige aso, habulin mo ako at kagatin mo ako. So, syempre naman, flight ang gagawin natin instead na fight. Alang naman, labanan natin ng aso, hindi nagkarabis pa tayo kapag tayo nakagat. So, ngayon, sympathetic nervous system ang gagana dyan. And yung talagang our heart accelerate. So, lumalaki ang mata natin, ano? Kasi nga nagulat tayo, ano? And then, namamawis tayo, yung mga ganon. Habang tumatakbo, kasi hinahabol ka ng aso, alang naman, nakaharapin mo ito, siyempre tatakbo ka. So, dyan papasok yung sympathetic nervous system. Nagiging active ang iyong physical body, ano? So, yan. So, may tinatawag tayo na adrenal glands. Okay? But before that, after the amygdala send a distress signal, the hypothalamus, the sympathetic nervous system, so the hypothalamus activates the sympathetic nervous system. Okay? By sending a signal through autonomic nerves to the adrenal glands. Okay? So kapag ka naka-perceive tayo ng something dangerous, ano? So yung ating amygdala magse-send ng distress signal sa ating hypothalamus. So kumbaga kung i-compare natin, illustrate natin, hypothalamus siya yung boss. Whereas, yung amygdala, siya yung members. Okay? Siya yung tauhan. Kasi yung boss na ito, ng hypothalamus, siya talaga yung nagko-control sa whole. Ano? Na whole na grupo. Okay. So, the hypothalamus activates the sympathetic nervous system. Kasi nga, naka-encounter ka ng something danger eh. So, magiging tataas yung iyong heart rate, yung mga ganang pagpapawisan ka. So, okay? So, by sending signal through the autonomic nerve to the adrenal glands. So, dyan na ngayon papasok yung tinatawag natin na adrenal glands. So, well, kapag sinabi natin adrenal glands, this glands respond by pumping the hormone epinephrine. So, pwede rin naman natin sabihin epinephrine itong adrenaline, ano? Into the bloodstream. So, kapag sinabi natin adrenal gland, ano? So, it is a hormone released into the body of someone feeling extreme emotion. Which causes the person to have more energy. Kaya kung bakit kapag ka energetic ka, ano, hyper ka, so adrenal glands ang gumagana sa iyo or your adrenaline. Kaya nga may tinatawag tayong mga adrenaline rush. Kapag yun nga yung mga toss. Okay, parang idea kasi dito, kapag sinabi natin adrenaline, tumataas yung ating energy. Parang kumbaga, ikukumpara natin sa anxiety. Di ba ang anxiety, tumataas din ang heart rate niyan. Okay? Nag-de-delete din ang kanyang pupils, ang kanyang mata, no? Yung sa eyeball, yung pupils, yung kulay itim, ano? So, kumbaga, ganun din, and then namamawis. Pero, ang pagkakaiba ng adrenal glands ay, di ba, sa anxiety, shortness of breath. Whereas, dito sa adrenal glands ay talagang napakataas ang kanyang energy. Salip na shortness of breath, talaga mas madaming breath, ano? So, parang ganon. Parang, yun ang tinitingnan natin, talagang over naman ng energy kapag tinatawag natin adrenaline. So, yan, hormone epinephrine, yung stress hormone na sinasabi natin, ano? So, adrenal gland, this gland respond by the pumping epinephrine, also known as adrenaline, into the bloodstream. Kaya kung makikita nyo, ano, merong kaso, actually, true story ito, ano?
So parang ang dating ay may tinatawag tayo na a pit of human or superhuman strength, in which may tao ang kanyang tawag dito, ang kanyang ito, true story ito, ano? So babae siya. So ngayon nakapagbuhat siya ng car, nakapagbuhat siya ng sasakyan, ano? So babaeng tao nakapagbuhat ng car, biruin mo 'yon, ano? So kasi yung kanyang ama daw naipit ng car. So ngayon wala siyang choice, ano ba nga bang gagawin niya? And then suddenly nabuhat niya yung car, biruin mo 'yon, nakabuhat siya ng car. Yung babaeng tao 22 years old at that time, ano? So yun ay true story. Okay? So in which because of our part of our brain, adrenal glands, so adrenaline, in which because of nagkakaroon tayo ng so much energy, ano, so after noon syempre bigla siyang naging lantang gulay, so parang nabuhos niya kanyang kalahat-lahatang lakas doon, ano, sa pagbuhat ng car. Biruin mo yun, doble triple sa kanyang weight, ano, kumpara. So makikita natin talagang napakalakas or talaga napakamakapangyarihan ng ating thoughts. Okay, ang ating beliefs. So, kasi no choice na eh. So, kumbaga na po siya na buhatin yung car na kaya niya. No? So, ganun. Ang istorya. So, totoo yon. So, bagaman talagang nakakagulat, biruin mo yon. Kahit mga strongest people, yung mga sumasali sa strongest competition, ano? So, strongest in the world. So, nakabuhat siya ng car, pero, kumbaga, dahil malaki ang katawan niya, sobrang lalaki, tsaka pero nahihirapan siya. So, para mga ganun, ano sa ating nakikita. Okay, so, kumaga makikita natin, because of our adrenaline, talagang nakakagawa ka na isang bagay na hindi mo inasahan na yung, kumaga, napakataas ng energy mo. Alright? So, ganun sinasabi natin. So, all of these changes happen so quickly that people are not aware of them. So, hindi tayo aware sa ating mga pinagkagawa, no? Na, because na-stress tayo, hindi tayo aware na kung ano yung ating nagagawa. Actually, meron ding kaso, ano, about the stress, ano, na sinasabi natin. So, well, nakalagay muna dito, ano, as epinephrine circulate through the body, it brings on a number of physiological changes. The heart beat faster than normal, pushing blood to the muscle, heart, and other vital organs. Okay? So, sige, next. Ito na yung pinakasama rin ng parasympathetic at sympathetic. So, parang idea, parasympathetic, relax, ang sympathetic, active. Okay? Kung makikita natin dito, no, dilate pupil sa sympathetic, sa parasympathetic, constrict pupil. Okay? So, lumiliit yung gitna ng ating mata, yung kulay itim, constrict pupil sa parasympathetic, sa sympathetic, lumalaki, no? So, kapag tayo nabibigla, nagugulat. So, nagiging active. So, inhibit heart sa parasympathetic, while sympathetic accelerate heart. So, yun naman yung mga common, ano, na nangyayari between the parasympathetic at sympathetic. So, well, kung babalikan natin kanina, no, so, makikita natin because of our beliefs, because of our thoughts. So, meron research na nagsasabi, ano, so, parang idea dun sa mga matatandang tao. So, parang nagiging mas prone sila sa hypertension kapag ka iniisip-isip-isip lagi nila ito. Okay? So, parang ganun ang idea, no? So, kasi nga dahil ng ating stress hormone na sinasabi, no? So, mga ganun. Kaya, kailangan din tayo kumbaga, psychologically healthy nga na sinasabi. At kontrolado natin ang ating pag-iisip in a way na huwag tayong pag-api sa ating kaisipan na makaka-apekto ito sa ating action na ginagawa. Okay? Makaka-apekto ito sa ating whole physical body na sinasabi. Alright? So, ayan. So, next. Ayan na, techniques. Technique to counter chronic stress. Techniques to counter chronic stress. Number one, relaxation response. So, basahin na lang natin, ano? Ito yung mga technique na. Okay, huwag na natin masyadong bigyan ng emphasis o given na siya. Pero, basahin na lang natin at bigyan na lang natin ng konting paliwanag ito. Alright? So, sige. Techniques to counter chronic stress. Number one, relaxation response. This includes abdominal breathing, focus on soothing word such as peace or calm, visualization of tranquil scenes, repetitive prayer, yoga, and tai chi.
So, kung makikita natin dito, ano, relaxation response. So, mas malelesen yung tinatawag natin yung chronic stress kapag sinagawa natin na yung relaxation technique. Such as shooting a word, abdominal breathing, deep abdominal breathing, visualization, tranquil sense, visualization of tranquil sense, repetitive prayer, yoga, and tai chi. So, actually, merong research nag-so-support objective to evaluate these claims, yung relaxation. So, merong 122 patients ano, sa the Massachusetts Hospital na nag-conduct ng experiment regarding to this, yung epekto ng relaxation sa ating body. So, merong patient na may hypertension. 122 sila. Ngayon, nag-conduct ng tinatawag natin na double blind experiment. So, kapag sinabi natin double blind experiment, so, hindi alam nung patient, hindi alam tong participant, ano, to be exact, na meron palang iba rin na participant na, kumbaga, kasama, no, kasali sa nasabing experiment. So, at hindi rin din niya alam na ganun pala yung magiging experiment, no? So, anong nangyari ganito? So, 122 patient, mga tao, siyempre mga older people, 55 pataas, okay, na may hypertension. Now, kalahati dito sa 122, so, di ba, ang kalahati ng 122, if I'm not mistaken, is 61? So, 61 baga. So, parang ganun. So, if I'm not mistaken, kung mali ako, di tama nyo na lang. So, kung 61 man, so, for example, ganun, 61. So, parang idea. So, 34 sa patient na ito, after 8 weeks, so, dun sa 34 over 61, so, lampas sa kalahati, ano? Kasi, ang kalahati ng 61 ay nasa 30.5, ano? So, mga ganun. So, ibig sabihin, lampas sa kalahati, so, bumaba ang kanilang blood pressure, cortisol. So, bumaba more than 5 milligram, ano? So, mga ganun. So, kumbaga, makikita natin, it is because of relaxation, nagkaroon ng talagang pagbaba, decrease, ano, ng hypertension. So, kaya talagang scientifically based ito, na para kung gusto mo kumbaga, malesen yung stress mo, chronic stress, yung relaxation, isa yan sa paraan. Next, physical activity. People can use exercise to stifle the buildup of stress in several ways. Exercise, such as taking a brisk walk shortly after feeling stress, not only deepens breathing, but also help relieve muscle tension. So ako personally, nung ako'y na-stress masyado, meron kasing, syempre, normal naman sa atin, ano? Pagkakataon sa ating buhay na bigla tayo na-stress kasi hindi natin inasahan ng something stressful event. So ang ginawa ko, actually, naglakad talaga ako. So 40 minutes, so lumabas ako. Instead na mag-focus ako dun sa something stressful event na yon at mag-api yung aking kaisipan sa ganong kaisipan, ano? Negative thoughts. So kumbaga, ang ginawa ko, lumabas ako and then naglakad ako. So for about like 40 minutes, something like that, ano? 40 minutes or 50 minutes. So, kumbaga, at least na less or na nagkaroon ng less tension sa aking body at sa aking utak. Okay? Sa aking pag-iisip. Kasi nga, physical activity. So, napapabilang siya sa physical activity. Alright? So, ayun. The next, social support. Nakalagay dito sa social support, confidence, friends, and acquaintances, co-workers, relatives, spouses, and companions all provide a life-enhancing social net and may increase longevity. So, kumbaga, talagang napaka-importante yung ating, kumbaga, magkaroon tayo ng moral support na galing sa mga tao. Kaya, halimbawa, kapag nagkakaroon tayo ng problema, so, sino ang ating mapapanagian na tao? So, yung mga close friend natin, yung mga family natin, okay, mga ganon, ano? So, mahalaga yun para malesen yung ating stress. Confidant, friends, acquaintances, co-workers, relatives, spouses,
and companion. So, may tinatawag tayo na catharsis. So, dito sa catharsis, so, kumbaga, nire-release natin yung tension inside of us. Yung, kumbaga, yung sakit na nararamdaman natin sa ating kalooban. So, mai-release ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang mga tao. Okay? So, yan, kailangan natin ng social support na galing sa ibang tao na sinasabi dito. Okay. So next na tayo dito sa techniques of counter stress. Next is self-care therapy. So nakalagay dito sa self-care therapy parang kumbaga the same din naman dun sa kanina, ano? Sa counter chronic stress. So basahin na lang natin, ano? So stop, breathe, and tell yourself, this is hard and I will get through this one step at a time. Okay? So remember, you can only do one thing at a time and focus exclusively on that one thing. Kaya minsan, may mga pagkakataon sa ating buhay na stress tayo kasi parang ang dating ay masyado nating binubugbog, ano? Or ang ating sarili sa mga napakaraming mga gawain. Instead na mag-rest tayo, instead na magkaroon tayo ng parang break time, ano? So, tuloy-tuloy natin ginagawa ito. Kaya kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng sabihin na natin na maayos na focus. Kaya sinasabi dito, stop, breathe, and tell yourself, this is hard and I will get through this one step at a time. So, kumbaga, may mga pagkakataon sa ating buhay na sa paglipas ng panahon, nalelesen yung kumbaga, stress natin about this particular situation. Kaya kung bakit, yan, may papakita din natin dito yan, ano? This is hard and I will get through this one step at a time. Alright. So next, number 2, acknowledge to yourself what you are feeling. So all feelings are normal, so accept whatever you are feeling. So once you recognize name and accept your feelings, you feel less out of control. You can then find a comfortable place to express your feelings. Alright. So during periods of extreme stress and grief, it is very hard to hold back your feelings, particularly your tears and angers. So kapag tayo nasa mabigat na kumbaga stressful moment in our life, for example, namatayan tayo. So syempre, ang lungkot-lungkot natin, ano? So hindi maipinta ang ating mukha. So kumbaga, i-acknowledge natin ang ating sarili sa ganitong pakiramdam. Acknowledge to yourself what you are feeling. All feelings are normal, so accept whatever you are feeling. So, yan, embracing negativity, kumbaga, sinasabi, ano? So, next, find someone who listen and is accepting. You do not need advice, you need to be heard. So, kung may relate natin dito kanina, no, sa social support, in which parang ang dating, yun nga, sharing our story is how we begin to accept whatever happened and integrate it into our new reality. Kasi kahit nasabihin na natin na negative yung ating mga sabihin na natin, siyempre life story, may mga negative side din naman tayo, ano? So ako personally, senior ko noon, ano, sa ating mga nagdaang lesson, ang aking negative story about myself. So, kumbaga, sa pamamagitan noon, so, nagpapakita ako ng self-compassion. Okay? Sa aking sarili, in which parang dating, ini-embrace ko yung aking faults, ini-embrace ko yung aking mistake. So, kasi, kapag ang isang bagay, wala na. So, hindi mo na to kailangang sabihin na natin masyadong pagtuunan ng pansin. Kumbaga, nakamove on ka na dito at confident ka na dito na sabihin na natin na ma-share ito sa iba. Kumbaga, at hindi mo na ito kinahihiya kasi nakamove on ka na dito. Okay? Yan ang sinasabi, ano? So, yan. Yun nga, kagaya nga nasabi ko, find someone who listen and is accepting. The same thing sa social support in which nare-release mo yung iyong tension inside of yours,
yung iyong nararamdaman na tension. So, catharsis. Okay? Catharsis ang tawag dyan. Ano? So, next, maintain your normal routine as much as possible. Alright, so maintain your normal, yung kung ano yung mga ginagawa mo normally, yan. Okay. So, sa pagising sa umaga hanggang sa huli. Ano? So, kung babalikan natin pala dito sa number 2, nakalagay, number 3, so, you do not need advice. You need to be heard. So, ganun. Kapag ka-problemado tayo, hindi natin kailangan ng advice kapag nakikipag-usap tayo. So, minsan ganun, ano? Hindi natin kailangan ng advice. Ang kailangan lang natin ay makinig siya sa ating sinasabing problema. Kumbaga, gusto lang natin ma-release yung ating saloobin, yung ating bigati na nararamdaman sa ating sarili. Kaya kung bakit kailangan din natin ng ibang tao para makinig sa ating problema. So, we do not need advice. We do not necessarily need advice from them, but we need to be heard. Gusto natin na pakinggan tayo sa ating saloobin na sinasabi sa ibang mga tao, ano? Para ma-release ito yung tension na ating nararamdaman. So, in that way, so parang, nare-relieve na tayo kahit paano. Okay? So, kailangan natin na social support sa ibang mga tao na mapagsabihan natin na mga problema natin. Kaya kung bakit dun sa mga tao na iba, nasabihin na natin na problemado, yung iba, na parang wala silang mapagsabihan o kanilang problema, kaya kung bakit nakikim-kim sa kanilang utak, sa kanilang isipan, okay, ang ganong kaisipan na mga problema, mga negativity, kaya parang nalalamon na sila ng negativity, kaya hindi na sila nakakapag-improve or nakakagalaw ng ayos sa kanilang buhay. Kasi nga, hindi nila nailabas ito eh, okay? Wala silang napagsabihang tao na kaklose nila or friend nila or family nila. So, kaya mahalaga yung social support na galing ibang tao. Alright? So, yan. Next, allow plenty of time for a task. Yun nga sinasabi ko din sa kanina, ano? So, yan. You will not be as productive as you normally are. Accept how much you are able to do right now and recognize it will not be this way forever. So, kung makikita na lang natin, ano? Hindi natin kailangan pagpilitan ng ating sarili sa mga bagay na parang hindi naman natin kailangan tapusin kaagad itong gawin. So, kailangan natin ng break time. So, may stress lang tayo kung lalahatin natin. Pero ang idea, kailangan natin maging productive ang ating time in which na parang hindi tayo procrastinator. So, yan. Okay? Mga ganon. So, and then, also, kung maikokonekta natin, masasabi natin na parang idea, sa paglipas ng panahon para makikita natin yung ating nakaraan na, ganito pala ako nung dati. Okay? So, kumbaga, nag-grow na pala ako ngayon. Naging wiser na pala ako ngayon. So, nag-mature na pala ako ngayon. Okay? Naging mas marunong pala ako ngayon. So, kaya pwede rin siya maipasok sa allow plenty of time for a task in which para ma-realize mo in the future na ganun pala yung pagdedesisyon ngayon na ganito. Okay? So, yan. Allow plenty of time for a task. Hindi mo kailangang masyadong paglaga ka ng iyong sarili sa mga napakaraming gawain. Okay. So, para rin yan sa iyong sarili. Self-care therapy. Alright. So, next. Number 6. Take care or take good care of yourself. Remember to get a good enough rest and sleep. Eat regularly and make healthy choices. Know your limits and when you need to let go. Identify or create a nurturing place in your home. Practice relaxation or meditation. Escape for a while through meditation, reading a book, watching a movie, or taking a short trip. Okay, so yan. So, basahin na lang natin, ano? So, next, self-compassion therapy. So, nakalagay dito, ano? Self-compassion therapy entails being warm, understanding toward ourselves when we suffer, fail, or feel inadequate rather than flagellating ourselves with self-criticism. So, kung makikita natin dito sa self-compassion therapy na sinasabi dito, we clearly acknowledge our
own problems and shortcomings without judgment, so we can do what is necessary to help ourselves. Okay, kailangan natin tulungan ng ating sarili. Kailangan natin maging maunawain. Kailangan natin maging warm. Talagang, kumbaga, hindi lamang pag-ibig sa ibang mga tao, okay? Hindi lang compassion na pinapakita natin sa ibang tao, kundi unang-una sa ating sarili. Being warm and understanding toward ourselves when we suffer, fail, or feel inadequate. So, yun ang sinasabi dito, no? So, kumbaga, tinitingnan din natin ang ating sarili na huwag tayo maging harsh sa ating sarili. Alright? So, yun ang sinasabi. So, next, it recognizes that being imperfect and experiencing life difficulties is inevitable. So, we should and nurture ourselves when confronting our pain rather than getting angry when life falls short of our ideals. Alright? So, recognizes that life challenges and personal failures are part of human or being human. An experience we all share. In this way, it helps us to feel desolate and isolated when we are in pain. Alright? So, ayan. Next, self-compassion praises. Okay, so sige, basahin na lang natin itong mga sumusunod na ito. So, dito sa self-compassion praises, una, ito yung mga sinasabi mo na kailangan mo sa sarili mo. Okay, kapag ka nasa, diba, na-stress ka. So, sasabihin mo, this is a moment of suffering. So, dito sa praise na sinasabi, it helps to mindfully open to that thing of emotional pain. Okay, you can just also say, this is really hard right now. So, or this hurts. Okay? So, kumbaga, ina-acknowledge mo. Next, number two, suffering is a part of life. So, the second phrase reminds us that suffering unites all living beings and reduces the tendency to feel ashamed and isolated when things go wrong in our lives. So, tao tayo, parte ng ating buhay ang suffering. So, kahit nga hayop, may mga suffering din, ano? So, kumbaga, i-embrace natin itong suffering. Kilalanin natin, i-acknowledge natin itong suffering. It is a part of our life. Next, number three, may I be kind to myself? So, the third phrase begins the process of responding with self-kindness rather than self-criticism. So, huwag tayo maging harsh sa ating sarili. Okay? Yun ang sinasabi natin dito. So, number four, may I give myself the compassion I need? So, in this final phrase na ito, na may I give myself the compassion I need? So, the idea that you both need and deserve compassion in difficult moment. Okay? So, yan. So, now, other phrases that may feel more authentic in a given situation are, may I accept myself as I am? May I forgive myself? Or, may I learn to accept what I cannot change? Yan. So, next, self-compassion and emotional well-being. A key features of self-compassion is the lack of criticism. And self-criticism is also known to be important predictor of anxiety and depression. Okay? So, self-compassion is not merely a matter of looking on the bright side of things or avoiding negative feelings. Self-compassion people recognize when they are suffering but are kind toward themselves. Okay? So, yun ang sinasabi natin sa self-compassion and emotional well-being. Okay, na sinasabi dito. So, pero ang idea, pinaka-idea dito ay nakalagay, ano, key features daw ng self-compassion is the lack of self-criticism. So, take note of that. Self-criticism. So, kumbaga, makikita natin, ano,
is known to be an important predictor of anxiety and depression. Yung mga taong talagang harsh sa kanilang sarili, yung talagang mga perfectionist, ako personally perfectionist ako, no? So, konting mali, konting, kumbaga, false, mistake, so talagang harsh ako sa aking sarili. So, kailangan kong itama, kailangan kong ulitin kung may mali. Okay, mga ganon. So, self-criticism is known to be an important predictor of anxiety and depression. Kaya kung bakit ang mga taong depressed or anxious na tao, kumbaga, related siya sa self-criticism. Kasi lagi na lang nila sinisisi ang kanilang sarili for not being good. Kumbaga, for not doing the responsibility na hindi nila magawa ang dapat nilang gawin. Okay, so lagi na lang sarili nila ang kanilang sinisisi, ano? So, ganun. So, self-criticism. Ngayon, kapag sinabi nating self-compassion, it is the lack of self-criticism. Kapag ka may self-compassion ka, mas malayo kang dapuan ng anxiety and depression. Kasi may pagmamahal ka sa iyong sarili, kasi nagiging mas maintindi ka sa iyong sarili, nagiging warm ka sa iyong sarili. Kagaya nga nasabi ko kanina, under ng self-compassion therapy, self-compassion entails being warm and understanding toward ourselves when we suffer, fail, or feel inadequate rather than flagellating ourselves with self-criticism. Ini-embrace mo yung iyong mga failure, mga suffering, okay, na kapag you feel inadequate, na parang sabihin na natin na, ah, hindi ko nagawa yung talagang dapat kong gawin in a way na kung ano yung talagang satisfactory na may tuturing. So, feel na down ka na. For example, sa inyong mga student, personally, for example, kapag ka nagkaroon ng reporting or presentation, after ng presentation, nasabi mo sa sarili mo, ah, hindi ko na-present ng maayos itong aming reporting. Okay, so down na down ka sa iyong sarili. So, bilang perfectionist ka, for example, ganun. So, ganun na iyong magiging feelings, ano? So, sa kahit sakali at liit ang bagay, so talagang kinikriticize mo ngayong sarili. So, yun ang key features ng self, ng anxiety at saka depression or predictor ng anxiety and depression, yung self-criticism. Masyado kang harsh sa iyong sarili. Okay, kunting mali lang ng iyong sarili, masyado mong talagang pinagbubuntungan ng galit. Okay, mga ganon yan. Kaya yung iba, nakagawa ng self-harm. Alright? Yung mga depressed na tao. Okay, so next na tayo. By wrapping one's pain in the warm embrace of self-compassion, positive feelings are generated that help balance the negative ones. Alright, so next, self-compassion, motivation, and health. So, basahin na lang natin ito, no? So, ayan. A research supports the idea that self-compassion enhances motivation rather than self-indulgence. Self-compassionate people aim just as high but also recognize and accept that they cannot always reach their goal. Okay. So, self-compassionate people have been found to have less motivational anxiety and engage in fewer self-handicapping behavior such as procrastination and those who lack self-compassion. So, makikita natin dito, related pa yung self-compassion sa motivation. Motivation na positive ba, hindi motivation na negative. Okay? So, in which parang dating sa inyo personally, sa mga procrastinator, yung iba magdadahilan na sasabihin, ah, hindi nakagawa ng activity or sit work. So, dahil, yung pala, dahil lang procrastinator. Pagiging procrastinator. Dahil lang procrastination, ano? So, dahil ng katamaran. Okay? So, kumbaga, hindi mo gaanong naipapakita sa iyong sarili yung self-compassion kapag ka lagi ka nagpo-procrastinate. Alright. Self-compassion was positively associated with mastery goals, the intrinsic motivation to learn and grow, and negatively associated with performance goal, the desire to enhance one's self-image. So, kumbaga, gumagawa ka ng isang bagay, hindi para, kumbaga, para mapalakpakan ng tao or for enhancing your self-image, kumbaga, performance goal or something like that. So, you just do things just for
intrinsic motivation that you want to learn and grow. So parang ganun, ano? Pero hindi naman sa pagiging makasarili, ano? So parang ang dating kasi ay hindi mo tinitingnan, ano, yung mga mabababaw na bagay, ano? So parang ganun. Gumagawa ka na isang bagay, so hindi lang for showing off, ano? So gumagawa ka na isang bagay dahil intrinsically motivated ka. Yun ang sinasabi, ano? So ayan. So self-compassionate people are motivated to achieve but for intrinsic reason, not because they want to garner social approval. Alright. So self-compassion versus self-esteem naman, ano? So self-compassion predicts greater happiness and optimism as well as less depression and anxiety when controlling for self-esteem. So are less focused on evaluating themselves, feeling superior to others, worrying about whether or not others are evaluating them, defending their viewpoints, or angrily reacting against those who disagree with them. So makikita natin dito, ayaw nilang magmukhang superior sa iba. So hindi din sila nagagalit sa iba na nagdi-disagree sa kanila, no? Sa kanilang opinion. Di ba, may mga different view tayo in our life, such as mga politics at saka mga kung ano na pa, no? Religion, mga ganun din, ano? So kumbaga, kahit na against yung iyong kaibigan, yung iyong friends or iyong family sa ganong mga bagay, kumbaga different view compare sa iyo, so hindi ka ganoon nagagalit kasi meron kang self-compassion. Meron kang pagkaintindi, syempre sa iyong sarili, okay? So, and then, nagre-reflect ito sa pagkaintindi mo sa ibang tao. Okay? So, yan. Next, self-esteem. So, dito sa self-esteem, nakalagay dito, robust association with narcissism, evaluation of superiority, inferiority that help establish social rank, stability, and is related to alerting, energizing impulses, and dopamine activation. So makikita natin kung babalikan natin yung lesson natin about sa self-esteem. So kumbaga nagkakaroon ng social comparison. Kung sino yung superior, kung sino yung inferior. Okay? Robust association with narcissism. Pero kung babalikan natin, there's a thin line between self-esteem and narcissism. But it is based on the context. So in this context, pinagkumpara yung self-compassion at self-esteem. Kaya sinasabi na robust association with narcissism. Meaning to say, parang mas matibay, mas malakas yung association sa narcissism. Yung pagiging makasarili. Ano? Kapag ka self-esteem ang pinag-usapan natin. Alright? So, yan. Next, self-compassionate letter. I think this is the second to the last. Ano? So, basahin na lang natin. Self-compassionate letter. Number one, candidly describe a problem that tends to make you feel bad about yourself. So number two, next, think of an imaginary friend who is unconditionally accepting and compassionate. Finally, write a letter to yourself from that perspective. What would your friend say about your perceived problem? What words he or she used to convey deep compassion? How would your friend remind you that you are only human? If your friend were to make any suggestion, how would they reflect unconditional understanding? Number 4. When you are done writing, put the letter down for a while and come back to it later. Then, read the letter again and letting the words sink in. Allowing yourself to be soothed and comforted. Okay, so ayan. The next and the last, less stress, more care. Ano? Dito sa ating pinaka-topic, ano? We should be in control of the stress that confronts us every day. Otherwise, when we are overwhelmed by stress, it can be detrimental to our health. Self-care and self-compassion are two ways to positively confront stress. We should love and care for ourselves more each day. So yan ang sinasabi sa less care, care more. Okay? Less stress, care more pala, no?
So yun ang sinasabi. Kasi dyan pumapasok yung self-care. Ang pagiging sinasabi natin na self-care na tinatawag ay it is not selfish. Bagaman, ginagawa natin ito sa ating sarili, but pagpapakita na pagmamahal sa buhay na binigay sa atin. May different aspects such as physical, psychological, mental, and spiritual. Ano? So sinasabi natin na dimension of sabi na natin na self-care. Ano? So mga ganon. So yan. Diyan na pala nagtatapos ang ating pinakalast na lesson sa subject na ito, understanding the self. Less stress, more care. So yan. So for conclusion, so masasabi ko, so less stress, more care. Well, sa ating buhay, normal naman tayo na makaranas ng mga different stress in our life. Which means, kailangan natin i-embrace ito at hindi tayo maging harsh sa ating sarili. So i-acknowledge natin ang mga challenges in our life. So kumbaga, kalakip na ng ating buhay yung tinatawag na suffering. Kagaya nga nasabi ko, ano? Yung suffering na ito ay, kumbaga, it helps us to grow, it helps us to be matured. So, kung hindi natin nakakaharapin ang mga problema sa ating buhay, yung mga stressful event, so hindi tayo mag-grow, hindi tayo magiging mature. So, it is a part of our life. Kumbaga, mga pagkakataon sa ating buhay, it is about the stress in which, kumbaga, kailangan din natin ng ibang mga tao para makinig sa ating mga saloobin, sa ating mga problema na gusto nating ilabas. So, in that way, so, ma-feel natin yung parang tension na parang ilang years nating tinatago ito, kinikim-kim sa ating damdamin. So, nung may napagsabihan tayong ibang mga tao, so in that way, parang na-relieve yung tension sa ating puso, sa ating kalooban. Kasi may napagsabihan tayong ibang tao na hindi lang natin hinahangad yung kanyang advice, bagkus hinahangad natin yung kanyang pakikinig. So sa pakikinig na yon, yan, nalalaman na natin na talagang concern siya sa aking problemang ito. Ano? So ganon. So less stress, more care. Sa panahon ngayon ng pandemya, so napakaraming mas naging lalong stress. Nawala ng trabaho, hindi nakapag-perform ng ayos when it's come to their businesses, when it's come to their what they are doing in their life. Ano? So kumbaga, kikita natin yung different opportunity rin, ano? Yung different na makikita natin ng mga positive side during this pandemic time. Bagaman sabihin na natin personally, ano, na nakaka-stress talaga, but wala tayong magagawa. Ito yung nangyari sa ating daigdig na ito. So we have no choice but to accept this reality. Alright? So, dyan nagtatapos ang ating lesson sa understanding the self. So, sa haba-haba man, kumbaga sa anime, sa haba-haba man ng episode, natapos din. Nasa ending na tayo, no? So, less stress, more care. So, I hope you learn something new from this today's lesson. And also, sa ating kalahat-lahatan, sa pangkalahatan nating lesson sa subject na understanding the self, na hindi lang basta definition of term na paulit-ulit kong sinasabi, bagkus sa lahat na life lesson na masasabi natin na pwede nyong gamitin sa inyong real life, sa real life situation. So, ayun. So, once again, thank you for listening, my dear student, at sa ating butihing tagapakinig na ibang mga tao. So, yan. So, sa next semester, next sem, sa iba na ang ating lesson, ano? So, hindi na understanding the self. So, muli ay babalik ako sa ating lesson, sa ating session ng lectures sa next semester. From the meantime, so iba muna yung uploads sa yan, kung i-upload ko to sa YouTube, ano? So, ganun. Okay, so once again, thank you for listening and have a nice day, everyone. God bless you all. And Happy New Year, Merry Christmas, and Happy New Year.